guys, are all the way, it's me, Grace. So today, finally, I am sharing with you something that is most requested here on my channel as well as on my blog. And as you can tell from the title of this video, I am going to share with you my dermaroling techniques or how to use a dermaroller. Alright, so since I posted my dermaroller review or yung paggamit ko ng dermaroller, a lot of you guys have been messaging me about kung paano ba gumamit talaga ng dermaroller, kasi parang yung iba sa inyo is naka-purchase na ng dermaroller or like gusto mag-purchase ng dermaroller pero hindi nyo alam if like effective ba yung paggamit ninyo or like if mag-work ba siya for you guys. So today I am going to share with you yung aking mga ginagawa or steps kapag magdo-dermaroller ako or magro-roll ako. And before I start pala guys, I would like to say lang na all the things that I am going to share with you or I'm going to see dito sa video na to are all the things that I do. And if ever like feeling ninyo may mali or like feeling nyo is may mali sa techniques ko, please comment down below. I would love to know about it. It's because lahat na sasabihin ko sa inyo guys is purely what I know about dermaroling. So first things first, you have to wash your face. Make sure na wala kayong suot na makeup or hindi madumi yung face nyo. So this is how my bare face looks like right now. And as you can see, medyo marami ako ngayong pimples as well as pimple marks. It's because parang itong mga last 2 weeks napapadalas yung pagpuyat ko. So ayan, nag-iiwan na naman po sila ng marka sa mukha ko, pero I make sure na tinitreat ko sila para hindi na sila maulit sa dating itsura or naging condition ng face ko. For the second tip na sasabihin ko sa inyo guys, make sure na after nyo mag-roll is hindi kayo lalabas. Ako, I personally roll kapag it's Friday or weekend. It's because alam ko na Sabado, buong araw, hindi naman ako lumalabas. Usually, nasa bahay lang ako. Plus, I don't have to wear makeup on weekends. Kasi after you roll or after nyo mag-dermaroller, kinakailangan nyo i-avoid yung sunlight. Since, imagine ninyo, yung dermaroller, gumagawa siya ng mga maliliit na sugat sa face ninyo. Imagine ninyo, lalabas kayo and maaarawan siya. Syempre, medyo may irritate yung skin nyo. After dermaroling, you cannot wet your face. So, hindi po kayo pwedeng maglinis ng mukha as well as yung usual skin regimen ninyo. Pwede nyo siyang i-continue after 10 to 12 hours. Pero also, if you are wearing makeup, you cannot wear makeup for at least 24 to 48 hours after dermaroling. Plus, you have to avoid excessive sweating kasi nga naka-open yung pores nyo guys. So, this is optional pero I like to use my dermaroller vitamin C serum. Ito siya before I roll and after I roll. Kasi, parang optional lang naman if like gusto nyo bilhin to. Pero kasama to sa set na binili ko sa Dermaroller Philippines. And I believe na okay talagang gumamit ng vitamin C serum. Matulong siya makapag heal instantly or fast ng scars sa face or like sa scars sa skin ninyo compared if like you're going to use like different serum. Pero again, as I've said, this is optional. And ilalagay ko siya sa aking face nyo lang na ma-absorb ng face nyo or ng skin nyo yung vitamin C serum before you roll. Okay, so next thing is you have to sterilize the instrument o yung roller sa alcohol for 10 to 15 minutes. After that, you just have to air dry o parang matuyo yung alcohol for a good 10 to 15 minutes again. Again, the roller that I am using is this one from Dermaroller Philippines and ito po yung itsura niya. And ang kinuha kong size is 1 mm. So, ayan. And ngayon, tapos nang mag-air dry ang ating dermaroller. So, ngayon, pwede na natin siyang gamitin sa ating face. So, ang aking target areas lang naman is this part right here. Itong part ng face ko na to. So, sa ibang parts ng face ko, hindi ko masyadong didiinan. So, dito lang talaga yung bonggang-bonggang madiin. Plus, nakalimutan ko pala sabihin sa inyo guys, if you do have active pimples, huwag nyo paladaanan yon or huwag kayo magro-roll doon kasi, syempre, magsusugat po ang inyong pimples, making it
magsusugat na naman siya, so maghuhuka na naman siya sa face nyo. So if you have active pimples, huwag na huwag kayong gagamit ito. Ang tamang pag-roll po ay ganito. So kailangan pa-asterisk siya. So first off is pa ganito. 1, 2, 3, and 4. So yan, mag-attach na lang ako ng picture somewhere here. So ganyan dapat yung tamang pag-roll ninyo. Plus, dapat 4 to 6 times lang sa area na yon. So ngayon, gagawin ko na siya. If ever dito sa video na to is makita yung teary eye na ako, it's because masakit siya, okay? Medyo mababa po kasi yung pain tolerance ko. So, ayan, ready na ba kayo makita akong miyak? Okay, so mag-start po ako sa part na ito ng face ko. So, ayan. And, nga pala guys, nagtatanong pala kayo if like, gaano ba dapat kadiin? For me, depende yan po sa inyo. Pero definitely, medyo dapat konting diin na ninyo. Kasi syempre, kailangan nga dapat makagawa ng maliliit na sugat si Derma Roller. Are you guys ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ayan, tapos na siya. Ganito naman tayo ngayon. Bilangan niya lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, pag ganito naman. So, wait lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ito nyo ba? Naiyak na ako. Okay, ito naman part na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ayan. So, as you can see, naiyak ako. So, as nakita nyo, nag-red na agad yung face ko. Doon pala sa part na yon. So, guys, pain tolerance talaga is kinakailangan whenever you use either ma-roller. Ulitin ko lang yung same step sa ibang part. Hey guys, so, hindi ko alam kung nakikita ninyo, pero natapos ko na yung half ng face ko. And as you can see, magre-red at magre-red po siya. For those who are asking kung gaano katagal po bago mag-subside yung pagka-red ng face, I would like to say overnight. Pero minsan kapag medyo maputi ka, nakikita pa rin siya in the morning. So, pero eventually, hindi naman siya nagtatagal ng 24 hours. Ganyan lang siya at first. So, gagawin ko naman again yung other side ng face ko. Guys, so ganito na po yung itsura ng face ko after rolling. And as you can see, ayan, namumula na po siya. And yung sa mga ibang parts na hindi ko naman talaga target area, hindi ko na masyadong diniinan. Pinadaanan ko lang sila ng konti. So again, I'm going to use itong Derma Roller Vitamin C Serum just to, para after rolling kasi kailangan nyo rin din talaga siyang lagyan ng serum para mas madaling, mag-heal yung scar sa face ninyo, plus ayun, para ma-moisturize din yung face nyo. So, medyo mahapdi siya. Nung una pa nga ako nag-roll, ang kati-kati nito, plus sobrang naiyak talaga ako ng bonggang-bongga, pero ngayon medyo na-TTS ko na siya. So, ayun. So, siguro naman, gets nyo na kung bakit kailangan nyo i-avoid yung sunlight, hindi ka pwede magpasa ng face, hindi rin kayo pwede mag-makeup, diba? So, I really suggest na kapag mag-derma roller kayo or mag-roll kayo sa face ninyo is gawin nyo siya na weekend or like the day na alam nyo hindi kayo lalabas, buong araw lang kayo nasa bahay para, diba, mag-heal siya na mabilis and maging effective. So, ayan, nalagyan ko na yung face ko ng Vitamin C Serum. So, there. I hope you guys enjoyed watching this video and find this video helpful. And if you do like this video, please don't forget to leave a comment, subscribe to my channel, and that's it. Thank you so much for watching, guys. I will see you in my next video. Bye-bye!